What's up mga ka-Big Bites? Danny Ildefonso sa Converge at Mark Kagiwa babalik na rin. Pero bago ka sana magpatuloy sa panunood ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang nakakagulat na balita ang nilabas ng iba't ibang mga source, matapos nilang sabihin na may bagong player daw ang Converge para sa Governor's Cup. Ito nga ay walang iba kundi ang isa sa mga PBA legend na si Danny Ildefonso. Kinumpirma na nga mismo ng coach ng Converge na si Coach Alden na totoo daw talaga ang balitang ito, at si Danny Ildefonso na nga daw ang kukumpleto sa 15 na local players ng Converge. Huling naglaro si Danny ay sa Meralco noong 2015, para sa mga hindi masyadong nakakakilala sa kanya, isa siyang napakagaling na player. Siya lang naman ay 2-time PBA MVP, 3-time Finals MVP, at 8-time PBA Champion. Siya rin ang nagturo at naging mentor ng 6-time PBA MVP na si Junmar Fajardo, kaya siguradong nakakondisyon pa rin talaga ang katawan ni Danny Ildefonso, kaya naman sobrang kaabang-abang talaga ang laban ng Converge. Maraming mga fans ang nagsasabi na hindi naman daw makakapaglaro si Danny Ildefonso, at ginawa nga lang daw ng Converge ito para makumpleto na ang 15 local players sa lineup nila. Pero sinabi na mismo ni Coach Alden na malaki daw ang chance na paglalaruin niya si Danny Ildefonso, at bibigyan daw talaga siya ng playing time, kahit 46 years old na nga daw ito, isang magaling na player pa rin siya. Samantala, matapos lumabas ang balita tungkol sa pagbabalik ni Danny Ildefonso, may lumabas at kumalat pa na balita, at sinasabing may isang PBA legend rin daw ang gustong bumalik at makapaglaro ulit. Ito nga ay walang iba kundi si The Spark Mark Kagiwa. Alam naman nating lahat, na hindi pa naman siya officially na nag-retire, may mga sinasabi noon na nag-retire na siya, pero wala pa naman official na pahayag ang Hinebra. Kaya naman sinabi ng source na malapit na rin daw ang pagbabalik ni Mark Kagiwa, pero ang mabigat dito ay hindi siya masyadong maglalaro. Bale ang gagawin niya lang sa bench ay tuturuan ang ibang mga batang players. Bibigyan pa rin naman daw siya ng playing time, pero huwag mag-expect na sobrang ibababad daw siya, magsasanay lang daw siya dahil gagawin rin siyang coach o parte ng coaching staff kinalaunan. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panunood mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.